kumuha ng video. Hindi na ako mag-open ng projector. Yan. Ang gagawin natin para mag-participate bawat isa, kayo ang pabukasin ko ng cellphone nyo na may data. Buksan nyo, kung may data kayo, bunutin mo yung cellphone mo at i-open mo at may ipa-search ako sa inyo. Pag sinerch mo yan at nakita mo, no, wala kang ibang gagawin. Kung hindi, i-subscribe mo. I-click ang notification bell para laging updated ka sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Iba to, ang lupit na spear na to. Dito, tatanggal talang kolesterol mo dito, katatawa habang ako'y nagtutok. Okay, oh, may inanto, kula. Wala! Kanina, lahat ng speaker, nakita ko ang dami inaantok. Pagsilip ko dyan, kanina may insurance. Ang iba, ang sarap ng pakinig sa insurance. Bakit? Ang ganda ng benefits. Tama? Pero may pilihan kanina? Wala. Wala. Meron! Oh, tapos na ang pilihan. Sa part nila, mayroong din doong death benefits. Tama? Pagdating sa insurance, mayroong ding death benefits. Pagdating sa pag-ibig, mayroong ding death benefits. Dito, mayroong ding... May nakialam dito. Oh, may nakialam sa ano ko eh. Tripod ko. Ayan. Pagdating sa pidos, mayroong ding mga death benefits. No? Pag napuruhan ka, ang makuha ng pamilya mo magkano? Ang magkano? Ano sinabi? 15,000 US dollars pag hindi ka napuruhan. Ang makakuha noon sino? Pamilya mo, hindi ikaw. No? Ngayon, sa anong tinatawag nito? Sa natural death. Magkano? 10,000 US dollars. Di ba? Saan gusto mo? Sa 10,000? 15,000. Huh. Yon. Pag hindi ka napuruhan, sa ano? 7,500. No? Yung kahit na. Eh, paano? Nakauwi ka ng Pilipina. Di ba? Iba ng mukha. Ang ganda yung mga benefits. Huwag na, ano gusto niyo? Huwag na, sabi niyo ba, kanina pa sir, nanginginig na kami. Yan, magandaan sa insurance, dito kanina may nagtok, no? Maganda yun kasi, hindi pang PWD, kung hindi FWD. Pinasikat ka lang konti, pero pinalitan lang talaga yung letter F. Ang letter P. Ah, letter P, ng letter F. Para, First. Ayan. Sino mga first timers? Taas yung mga kamay. First timers. Ah, thank you. Hindi. Unahin ko yung ex-abroad. Ex-abroad, taas yung mga kamay. Ex-abroad. 10 ang ex-abroad. First timers. Taas yung mga kamay. 11. Sabi ni Iba, mali yung bilang mo. Anong mali? Sana mas marami? Ang 10 o 11? Marami yung 11. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga marami yung bilang. Bakit? Itingnan mo lang kung sinong marami. Kundi marami yung first timers. Ex-abroad po kunti. Sa mga ex-abroad, first timers, bakit kaya? Kung kunti lang mga ex-abroad, mayroon pa sa loob. Ayan. Hi. Musta kayo dyan? Ayan, kumawa kayo din. Nandiyan ba kayo? Luzon? Visayas? Mindanao? Okay. Thank you. Ingat kayo, ha? Makinig lang kayo. Okay, sino ito ka Luzon? Taas yung mga kamay. Luzon! Thank you! Visayas! Taas yung mga kamay. Mindanao! Taas yung mga kamay. Sabi. Sabi niyo ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Ayan. Oh. Gusto nyo ba makilala ko? Sir Pera. Ano? Siyempre. Eh, ito.
Sino po si mula ng pangalan ko? Kayo lahat. Gusto yung malaman? Mamaya na lang. Mamaya na, okay. Actually, ang pangalan ko, magpapilala na ako para hindi na tayo matagalan pa. Okay, magkakala. Mabilisan lang to. Dati, bago mag-lockdown, umaabot ako ng 1.5 hour. Ngayon, 30 minutes na lang. Bakit? Kasi noon, 1.5 hour, maganda pa ang sauran noon. Ngayon wala kang sahod. Mag-re-lecture lang, wala kang sahod. No? Okay. Magpapakilala lang ako ha. Dapat matandaan yung pangalan ko. Okay. By the way, ang pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbao sa tagapagsagda ng Amerika. Nandito rin po kami. Ang iba natin ng Mrs. Sam, ba? Kami nandito, nandito kami dahil sa napakarangang mga services para sa inyo. Ang iba natin tanong, Mrs. Sam, ano naman mga services na yan? Ang lagi ko sa doon. Ganito. Mamaya, hindi nyo malaraman ang Home Italy sa aking pagbabalik. Ayos ba? Thank you. Sa may mga kamay, thank you. Sa walang kamay, bahala ka kayo. Ayos ba? Sino mga ex-abroad na umawata ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years. Meron? 20 years. Wow. 20 years. Hindi na ako magtatanong kung sino mong umabot ng 15 years. Tawa ka ng tawa. 20 years. Sir, nung magpidos ka nun, saan ka nagpidos? Nung magpidos ka nun? Nakalimutan mo na, pero nagpipidos ka nun. Okay. Sa pinagpidosan mo nun, nakita mo ba ako doon? Hindi mo ako, hindi mo ako nakita doon kasi wala naman tao na ako doon. Okay. Yan. Wala ako doon. Grabe na. Bakit Bisaya kong tiyog. Kanina rin, Bisaya din doon. Yung speaking nyo dito kanina, Bisaya. Nagbawa ko. Pag ako naglinyo sa inyo, kayo magbasa lahat doon. Para nga nasisipahan tayo, di ba? Para ba? May participation. Pero pag naawa ko sa kaibigan ko. Sikrito lang tayo ha. Sikrito lang tayo ha. Ayaw ko kasi, swerte nyo. Nasa labas kayo ng... Sa loob kayo nagpidos, ito sa loob ng computer. Nasa loob ng computer. Eh, tuloyin mo yan. Maging suspect man, hindi mahuli-huli yan eh. Nasa loob ng computer. Okay! Yan. Sus na ko. Sus. Okay, magkakalala. Normal lang yan dito ma, pag ako nagtutok. Sabi ko tayo. Noon pa lang, maya-maya, may tumutulog na. Kasi may nag-rescue na yun. Nawa na pala ng maray sa katatawa. So, okay, mag-iwan na sir. Anong trabaho mo sa labas ng bansa? Kayo, anong trabaho mo ngayon? Operation engineer na. Lama. Kasi sa pinus, saluhano dito. Hindi lang operation engineer. Hindi lang engineer. May mga doctors pa sir dito. May mga nurses. Kaya ako yung nagtatanong lagi sa mga ex-abroad. Kung mga ex-person ex-abroad. First time ka? Okay. Magtatanong lang ako. Magtatanong ako. Ex-abroad. Isigaw nyo. Yung totoo nyo. Parang galit ka sa akin ngayon. Isigaw mo. Ang salot mo. Ex-abroad. Masarap buhay OFW hindi. Sagot. Ex-abroad. Minsan. Ang tanong ko. Minsan.
grabe ng antok, di ba? Pero nung marinig mo, ang ganda ng mga binipis, tapos pag kumita ka naman sa labas ng bansa, sasahod ka naman ng tama, no? Tapos makakatulong naman sa pamilya mo, ang sarap talaga ng naramdaman mo. Kaya lahat, mula kanina, tumataas ang excitement mo. Unang pagpasok mo, una pa lang, nakita mo yung mga speaker dito sa harapan, nagdunda ka na sa mga mukha kamay. Pero naipaliwanag yung part nila, hanggang sa umabot ng 100% ang excitement mo. Tama? Ay, ako ang pinakalas. Pagdating ko. Tatanong lang, kamusta naman ang excitement ninyo? Nasa 100% pa rin ba? Kasi ba, super excited. Pag nakapag-apply na, at nakapag-videos na. Tama? Hanggang sa matapos ang videos, parang naratil. No? Ang excitement, 100%. Pagdating sa part ko, sana hindi mababawasan. Kung super excited ka, sana sa marinig mo sa akin, no? Hindi mabawasan ang excitement mo. Kasi bakit? Kaya ako na dito, just in case of emergency. Mayroon lang akong ipaalam sa inyo na dapat mong malaman si Sir X Abroad, hindi niya lang itong pag-usapan natin ngayon kasi wala naman talaga ako nung pinupino siya noon. Pero ngayon, hindi ko na patahabain ang kwento. Ngayon, buksan niyo na lang. Hindi ko mag-open dito para kayo magbasa. Hanggang sa inyo pag-uwi, magbabasa pa rin. Manunood pa rin kayo. Hanggang pagdating sa labas ng bansa, panuorin mo pa rin yung mga nangyari sa'yo dito sa loob ng Pidos. Nandami mong karanasan nung nasa loob ka ng Pidos, pero nagiging remembrance mo pagdating sa labas ng bansa. Makita mo, pag binuksan mo yung YouTube channel na yun, andito kami noon, no? Grabe ang dinanas namin, gutom. Gutom, no? Gutom. Antok, pagod, hapos, mabuti na lang, sumunod si Mr. Sam, lahat kami na buhayan. Buksan nyo ang cellphone nyo. Kung may data, i-on mo. I-search nyo ang Kaagapay ECTV. I-search nyo. Walang mawala sa inyo, tagdagan ko pa. No? I-search nyo. Ngamig, iinit din yan mamaya, ma'am. Huwag kang mag-ala. Kung gusto mo dito ka, ma'am, para magkainit na. Okay. Mainit dito, walang mo. No? Kaagapay, space. Kita nyo? ECTV. Kaagapay, space. Tapos S, C, T, V. Nakita nyo? Ha? Kung walang wifi, problema mo nito. Pag-uwi ng bahay. No? O, nakita nyo? Kaagapay, space. ECTV. Nandiyan po. Pag nakita nyo, nakasalamin, kulay itim. Nakasimbrero, kulay itim. Ayun, no? Gumagano, no? Nakasimbrero, kulay itim na parang cowboy. Walang iba kundi ako yan. Dahil nakita nyo na, wala akong ibang gagawin, isubscribe nyo. Bakit? Napakaraga para sa inyo. Pag nag-pump up yan sa labas ng bansa, ibig sabihin, ako na naman yun. Di ba? Bakit, Mr. Sam? Marami may problema. Hindi lang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas ng bansa. Ngayon, puro pidos rin yan dyan. Pero sa daming problema, nung nagsimula ako, hindi ko lang. Wala pa kasi ako nung cellphone. No? Ang iba nag-YouTube na, ang iba nag-Facebook na. Ako, wala akong pakialam nun. May nagaan sa akin, 100 plus araw-araw sa Facebook. May taga-bura naman. Burahin mo yan kasi maghahang ang cellphone mo. Pero ngayon, hindi ko nakakonfirm eh. Pero ngayon, ang iba naghahanap ng mag-add sa kanila para mag-viral doon sa Facebook. Pero sa akin, bahala ka. Hindi ka mag-add sa Facebook, basta sa YouTube channel. Bakit? Maraming bagay para sa inyo. Bakit? Ang daming nagawa. Maraming may problema sa loob at labas ng bansa. Katulad ninyo ng mga OFWs. Iba sinasaktan, hindi pinapakain. Ang iba, tubig na lang sa gripo ang ininom. No? Hirap. Sa pagtulog. Kasi bakit? Sa loob ng CR, natutulog. Ang iba, mayroong pag ina-attempt na repeat. Ang iba, talagang na pinapatay. No? Tapos sabihin lang, ay hindi totoo yan. No?
Hindi totoo yung sinabi ng OFW, pero totoo nangyari. Pumunta doon, punta doon, tapos ilang buwan na, wala pa rin nangyari. Papakanood yan. Inaksyonan ko. Linggo lang ako yun ng Pilipinas. Yung nasa iyo is isang nurse na nasiraan ng bait para bilagoy. Ilang taon? Ha? 8 taon nasa US. Wala nang kontak ng pamilya. Sabi ko, sila kayo ng Brad, isang simbahan na nag-refer sa akin. Anong to, Vincent? Punta siya ng Pilip, ano, sa US Embassy ang pamilya. Silang bahala doon sa ano nila, anak nila sa US Embassy. Tapos i-inform ang embassy ng Pilipinas ang magkipag-coordinate doon sa labas ng bansa, sa United States of America. Isang buwan, kaulit. Interviewin ko, hindi ko makita bakit. Wala pa rin sa sarili. Ang dami yan. Ang dami. Yung tapos ng kontrata, akala, okay. No? Yung pala, wala namang mga sahod. No? Makikita niyo dyan. Makikita niyo dyan. Yung kayo, pagdating sa labas ng bansa, makikita niyo yan. Makikita niyo rin dyan pag nasa labas na kayo ng bansa. Kaya ako nandito dyan in case of emergency. Hindi ko bago dito. Si Sir, 20 years. Pero ibig sabihin si Sir, nagplano pa naman mag-abroad. Ako'y matagal nasa labas. Ah, dito sa servisyo. Wala ako rin noon dito. Ako'y nasa servisyo. Naalala niyo si Sarabalabagan? Naalala niyo? Ano si Sarabalabagan? Sabi ni isang Sir, babae. Tama. Siya yung babae. Umalis sa Pilipinas. Hindi na mag-aaral ng high school. Ang pakaya na matulungan ang pamilya na iyahang sigirapan. Yan lang. Hindi siya pinalad. Bakit? Nakulong siya doon at tinatulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Ang sagot ng isa dito nung nakarang ligo, Sir. Nare. Mayroon bang nare? Nasiya pa ang nakulong. Nakulong ng kamatayan. Hindi, di ba? Mapapayag ka ba? Ginawa kay Sarah gawin siya, ikaw pa magulong. Papayag ka ba? Hindi. Hindi. Kung ako ang salarin. Sino sa akin makulong? Siyempre ako. Hindi. Ikaw. Tama? Nakulong! Bakit? Self-defense lang ang kaninawa. Sabi ni ba? Ay, ano naman yun eh? Household naman yun eh. Di ba? Okay. Ay, tatanungin kita. Ay, paano naman si Engineer Gianatino? Maganda posisyon? Maganda ang profesyon, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit? Ang problema ko ng Pilipino, kahit anong profesyon mo, ano ang posisyon mo, pag dumating ang kutos na may magka-problema talaga ang problema mo, kaya dapat, paano, alam mo paano solusyonan. Ikaw, Sir, alam mo na ba kung paano solusyonan, halimbawa lang. Kung halimbawa, pagtutulungan ka, katulad ng ginawa kay Engineer Gianatino, pinagtutulungan siya ng ibang lahi. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. 6, isa ang leader, isa sa mga leader, ang napatay niya. Kasi siyempre, papatayin din siya eh. Di ba? Ikaw, anong gagawin mo? Sir, anong gagawin mo? Ay, mag-isa ka lang. Anong gagawin mo? Ha? Sir, dagan! Takbo! No. Pero! Ang sagot ng isa dito nung nakarang araw, Sir, sabi niya, edi, sasakin ka ba rin? Huwag mong gawin. Engineer, halimbawa, kung gagawin sa'yo, anong gagawin mo? Halimbawa na. Mas maganda magkaroon ng idea, halimbawa sa'yo. Sir, pagtutulungan ka, huwag naman sana. Anong gagawin mo? Ha? Alam ko magaling sa self-defense. Alam ko magaling sa self-defense. Bakit? Alam ko na sa buhok mo lang. Try mo, sir. Okay! Hindi. Tama yung sabi na, Sir. Ni Sir na, dagan na lang. Ang ibig sabihin yung Sir, tatakbo na lang. Tama. Iwas ka na lang. Kaysa makulong ka pa, tatulan na. Depende sa tuturong sa'yo. Ay kung ang tuturong siya, pakaangkaan. Ang dami niya, tumutulong, pakaangkaan. Di ba? Maganda ang posisyon, pero pakaangkaan. Padala sa labas ng matsa, pakaangkaan. Ang purpose lang, makakuha ng sahod na malaki. No? Dito, iba po. Ang tinuturo namin, sana, huwag mong gawin yung ginawa ng iba. Pero nailigtas ang buhay sa bingitan mo. Sino tumulong ko lang iba? Magkasama kami ang dating boss ko, isang ambasador ng United Arab Emirates. Isang inilarsi chairman, nagiging congressman year 2013. Nung mag-congressman 2013 siya, iniwalayan ko siya. Iniwalayan ko, namatay siya. Namatay siya. Wala na ko sa kanya. Former ambassador ay si Miris. No?
Kaya ako nandito, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga OFWs katulad ninyo. Simple lang siya. Simple lang. No? Pero tuloy-tuloy na tumutulong. Kasi bakit? Lahat ang may problema noon sa labas ng bansa, dito sa Pilipinas, hindi na sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Iba-ibang problema doon, dito sa Pilipinas, victims of human trafficking, victims of illegal recruitment. Sir, paano lumapit ka sa inyo, sir? Mami, hindi bigay ko sa inyo. Naka-live yun, lagi noon sa radio. Pag sinabi sa extra, mula sa usura Manila, ito, ang mga patrol 141, ang naulat sa inyo, pila may tulog lakas 50,000 watts, DWIZ. Walang iba kung di ako rin. Sabi ko sa ang nag-bring sa isang radio, year 2017, lumayo lang pag sinabi, mula sa Tom Manila, ito ang RSO, sabi ko sa ang nag-bring sa pagbabalita, ako rin po yun. Now, maganda pong posisyo. Maganda ba? Pero naniwala ko ang lahat na mga nag-busi sa television at sa radio station, sila nang gawin natin at wako rin. Pero ang sagot ng isa dito ng kurat ay hindi. Bakit, ma'am? Sabi kasi yung pangit mo eh. Sumabot naman ang pinakamaganda. Ipinagtanggol ako. Sabi sa akin, bakit? Wala naman yan sa mukha. Tinanong ko ma'am sa ano yan. Ang sagot sa akin, sir, sa performance. Wala sa mukha ng tagapagbalita. Kasama po sir, sir. Lumayo ako doon. Lahat ng radio. Sa isang diaryo ako si Kagabay Nalil. Sa isang diaryo ako si Latigo ng Bayan. Kaya pinagpatuloy ko, pati sa diaryo, ang Kaagabay ECTV, yung YouTube channel ko. Kaya dapat maging aware kayo pagdating sa labas ng bansa. Sir, may naging karanasan ka pa sa labas ng bansa noon? Marami sir. Anong problema naging problema minsan? Sa Afghanistan sir. Afghanistan ang pinalak ng kanya? Ano? Ito ka rin repatriate lang namin sa Afghanistan. Saan ba? Ilang kayo, sir? Siguro sa... Ay, 20 na Pilipino. Anong mangyari sa inyo, sir? Pinauwi, sir. Pinauwi? Sinakay sa... Walang sahod? Meron pa rin, sir. Meron pa rin. Kasi American company. Meron ang kalala na siya nung hirap doon, gutom? Hindi naman. Hindi naman. Yun ang karanasan mo. Na pinauwi ka. Okay, pero may sahod. Lahat naman, pinapawin. Yeah. Okay! Maraming may karanasan. Iba-iba ang karanasan. Pero sana, yung naging karanasan ng iba, no? Hindi ninyo. Mano? Dadanasin. O mararanasan. Okay? Ang panalangin namin, sana 100% sa inyong pag-alis. Ano kayo tagumpay? Sa Pidos. O kamusta? Yung excitement, nandiyan pa, buo pa yung 100%. Okay, magtatanong lang. Lahat pa nandito ngayon ay nakapag-pidos na. Ay nakapag-ano, nakapag-sena ng kontrata. Hindi pa. Nasa batas. Ang isang OFW bago kong pidos dapat siya nakapag-sena ng kontrata. Ngayon, kung ikaw ay hindi ka nakapag-sena ng kontrata, may ibig sabihin, bawasan ng 20% ang excitement mo. Dapat nakapag-sena ng kontrata. Nasa batas yan. Pero kung bakit nandito ka baka ginawa ng agency, advice pidos na. Mababait ang agency niyo, pasalamat kayo. Na, advance PIDUS. Then after of PIDUS, mag-sign ang kontrata at makakaalis din naman. Na, pero yung iba dyan, PIDUS lang talaga. Tapos, wala pang, hindi pa nakapag-sign ang kontrata. Maya-maya, maghintay ng ilang taon, hindi pa rin nakaalis. Na, okay. Dapat, after of PIDUS, 3 to 5 days, ay flight muna. Nasa batas yan. At dapat, bakit ka makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos, ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary 20,000, pagka ng placement fee, dapat equivalent of 1 month salary. Na? Sabi niyo ba, ha? 1 month salary? Bakit ako? Sobrang laki. Another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Na 80% na natin, amin ka rin 60%. At tama, pag nagbayad ka ng placement fee, saan lugar? Sa Jollibee, Stalking, McDo? Sa HBC. Ha? Jollibee, McDo, mall, hotel, o restaurant? Kung wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi niya ba, eh bakit kami sa loob ng bahay? May problema ha? Dapat sa loob ng agency. No? Nana, sa loob ng agency. At dapat mayroon ka kulang resibo. Sabi niya ba, resibo. Kami wala talaga. Ikaw mayroon ba? Kung magbawas pa ako ng 20% o 40% ang natira,
Ang excited mo magkano na lang. Baka wala na. Wala na natira. So ngayon dapat, alam nyo yan. Kasi bakit? Sa mga sinasabi ko, iyan ay naayon sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. Nangyari siya! Wala kang alam, kaalam-alam. Ibig sabihin, you are a victim of tinatawag ng illegal recruitment. Violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Sa bakit mo nabanggit? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit yung kabina ko nakatutok dyan? Kasi bakit? Hindi ko nahuhuli sa labas. Dito lang para sa loob. Kasi nagbago na rin ang buhay. No? Kunyari, mag-abroad na rin yun pala nakabiktima ng OFW. So, yung ito. Nangyari man sa'yo, dapat alam ng agency mo. Eh, inform ng agency, pakiusapan, sabihin kung anong totoo. Bakit? Baka hindi alam ng agency. Ah, ginamit na ang pangalan ng agency. Maraming gumagamit na ang pangalan ng agency ngayon. No? Para lang makapanggulim ba't ang malaking halaga sa mga OFWs. Tama? Ingat, walang tigil. Nung kay President Duterte noon, medyo nawala-wala na. Ngayon, nagbabalikan na. Nagbabalikan na. Ang dami na naman nagbiktima. Pulan daw. 300,000 ang placement fee. Kasi 100,000 naman ang sahod. Ingat ka. Ingat. Ayaw po mangyari, nangyayari sa ginawa ng isang kernel. 150 OFWs. Sila ay mga fresh graduate. Seafarers, mga nurses, pero biktima ng illegal recruitment. Bakit? Hirinap ang opportunity. Bakit? 100,000 ang isang sahod. Ang isang walang sahod. Kaya magbayad ka. Fresh graduate, hindi pa mga underboard pa naman sila eh. Grinap, papuntang Canada. Ano nangyari? 5 buwan hindi nakaalis. Nakausap ko ang kernel. Pero dahil ng kernel, pinormahan pa ako. Pero nang sinabi ko, kernel, anong ginawa mo? Retired ka. Hey, public servant lang ako. Sir, paliwanag mo. Nung pinaliwanag sa akin, sir, yung mga sinasabi mo, narinig ko, pero ang sabi ko, puro, mali. Nung dalhin na siya namin sa NBI, no? Nung gumano na ako, wala pa yung kaawa. In good faith, Mr. Sun, ibabalik namin yung pera ng mga tao. Kaya dapat ingat, ha? Ingat po. Sa labas ng bansa, may balik yung pera. Sa labas ng bansa, may problema. Mga pagbabago na inasahan mo, tuwang-tuwa ka ngayon at talagang excited, super excited ngayon pagdating mo na ka. Itong sahod pagdating mo, hindi naman pala nasusunod. No? Dapat yan ang pagandaan mo. Kasi hindi mo lang, no? Pagdating doon, kung ano ba talaga ang tunay na ugali ng employer mo. No? At gawain ng kampan mo. Maging handa ka. May kaproblema man, i-inform pa rin ang inyong agency. Bakit? Wala namang nagiging bayani kung hindi dahil sa agency, tama? I-inform mo agency. Pag-iusapan na maayos, sabihin mo ang totoo, huwag magsinungaling. Bakit? Marami na kuno sa kasinungalingan. Kung medyo nahirapan ka kumuntak sa agency, may number akong ibibigay sa inyo. Yung number na yan, malaking bagay para sa inyo. Bakit? Kung sa pag may problema sa iba, kung sino-sino ang kilala mo, wala namang kinalaman sa about sa recruitment, no? About sa mga buhay OFWs, reklamo ka na, reklamo doon. Pagkatapos, huling araw, akala mo itulungan ka. Yung pala, pagkakapirahan lang din kayo, no? Lalo kung hawak ng abogado ang problema mo, pati pamilya mo sa Pilipinas, damay. Nas, tayo lang inasahan ng pamilya mo, pati pamilya mo, damay. Tama? Iniiwasan namin yan. Inform ng agency. Pag medyo nahirapan ka, ang number na to, kunin mo. 0948-9970 at 0963-513-580. Tawag ka dyan. Pag tumawag ka dyan, sino makakausap mo? Walang iba kundi, ma'am. Ma'am, gusto mo lang sino makakausap mo? Walang iba kundi, ako. Pag nag-text ka, ako ang ka-text mo. No? Ayan. Wala akong ibang gagawin, kundi mag-inform sa inyong agency. Diplomasya. Diplomatic way ang ginagawa ng sir. Nasalip lang sa problema. No? Ipakubaya sa matagal na proseso dito, mabilisan. Mag-ipag-usap ng maayos para hindi na maapektuhan. No? Hindi naman sa initan pa, hindi naman karating kung saan-saan pa ang problema, pati pamilya mong madadamay dito. Pakiusapan namin sa mabilis na pamamaraan, pag nasolve ang problema, anong maramdaman mo? Dahil mabilis ang pagsolve ang problema, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Sinong gusto mo minang Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas.
thank you po. Yan ang panalangin namin. Although na ako instrument lang, pero nananalangin pa rin ako sa mga OFWs, lahat ng dumadaan dito na sa 100% kayo ay alis na tagumpay. No? Yan ang prayer namin. Tagumpay. At pag-uwi ng Pilipinas, masaya ka kasama ang pamilya. Tama? Karami sa ninawon. Ang ibig sabihin, napakagandang pakinggan pag sinabi, tagumpay at masaya kasama ng mga mahal sa buhay. Kaya libre, servisyo, sanggapa. Kaya pag dinala mo ang number niyan, no? Ibinigay ko sa inyo, ingatan, no? Pwede niyo i-share sa iba. It's abroad ka, may problema dati sa labas ng bansa, wala ka natulungan ng mga OFWs, yung number na yan, i-share sa iba. Hindi mo natulungan lang, hindi mo alam, isa doon ka mag-anak mo. Wala kang itulong pinansyal, pagkain, ibigyan mo ng number, pag binigay mo, at patawag sa amin, natulong ka na imitas ang buhay sa kamamahan, iyan ay dahil sa ginawa niyo, buhay ng kapwa natin, Pilipino, ang naiigas ni Jesus kamamahan. Ayos ba? Yes. Ano mo gano'n? Ikaw nakakatulong o ikaw ang tinutulungan? Nakakatulong. Gusto niyo tumulong pa? Yes. Taas yung mga kamay. Ay. Taas? Simple lang, ibigay ang number. Gusto niyo madala ang number, taas yung mga kamay ulit. Taas. Ito, parang Buda ko eh. Pag hindi tumakas ang kamang kamay, si Buda na ako sa... Ito ang number. Ibigay ko sa inyo. Bilis ko magsalita. Pero madala nyo ang number ko. Okay? Ito na number.